Banghay Aralin sa Araling Panlipunan, layunin, okay, pamantayang panlilalaman. Ang mga mag-aaral ay naipamamala sa pag-unawa sa kahalagahan ng pagkilala ng mga batayang impormasyon ng pisikal na kapaligiran ng sariling paaralan at ng mga taong bumubuo rito na nakatutulong sa pagbubog ng kakayahan ng bawat batang mag-aaral. Pamantayan sa pag-anap. Ang mag-aaral ay buong pagmamalaking nakapagpahayag ng pagkilala at pagpapahalaga sa sariling paaralan. Mga kasanayan sa pagkatuto. Mula sa MELC, na ilalarawan ang mga tungkuling ginagampanan ng mga taong bubuo sa paaralan, halimbawa, punong guro, mag-aaral, doktor, at nurse, janitor, at iba pa. Mga layunin. Nasasabi ang mga tungkuling ginagampanan ng mga taong bubuo sa paaralan tulad ng doktor, nurse, janitor, at iba pa. Number 2, na ilalarawan ang mga tungkuling ginagampanan ng mga taong bumubuo sa paaralan tulad ng doktor, nurse, janitor, at iba pa. Number 3, na pahahalagahan ang tungkuling ginagampanan ng isang doktor, nurse, janitor, at iba pa sa paaralan. Nilalaman. Ito yung paksa, tungkuling ginagampanan ng mga taong bumubuo sa paaralan, tulad ng doktor, nurse, janitor, at iba pa. Mga kagamitang panturo, curriculum guide, learning activity sheet sa Araling Panlipunan Week 4, at iba pang kagamitan katulad ng larawang doktor, nurse, janitor, librarian, guardia, at iba pa. Pamamaraan. Nagpakita ang guro ng larawan ng guro, punong guro, at mag-aaral. Tapos, itinanong ang ano ang tungkuling ginagampanan ng guro, punong guro, mag-aaral sa paaralan. Ito yung para sa review. Paghahabi ng layunin. Dahil explicit teaching ang ginamit ko, kaya direkta kong sinabi na ang ating paksa ngayong araw ay tungkol sa tungkuling ginagampanan ng iba pang mga kasapi ng paaralan. Nagpakita rin ako sa mga bata ng larawan ng doktor, guardia, librarian, janitor, at saka nurse. Para sa pag-uugnay ng mga halimbawa sa bagong aralin, nagbigay ako ng mga gabay na tanong. Una, sino-sino ang mga nasa larawan? Alawa, mahalaga ba ang mga gawain kanilang ginagampanan? Bakit? Ito may hot question agad dito. Okay. Letter D, pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. Dito may nakalagay akong ipanood ang isang video sa mga bata. So dito gumawa ako ng isang kwento tungkol sa mga katulong ng paaralan, isang video na kung saan doon ako kukuha ng mga tanong. So pwede kayong gumawa ng sarili ng video, kwento, o kaya naman pwede niyong gamitin yung aking ginawa. So, mula doon sa video na ipinanood ko, nagkaroon kami ng talakayan. Ito yung mga tanong. Number 1, sino-sino ang iba pang mga kasapi ng paaralan? Number 2, ano ang tungkuling kanilang ginagampanan? Yung nurse, yung guardia, librarian, doctor, at saka janitor. Number 3, nagagampanan ba nila ng mahusay ang kanilang tungkulin? Number 4, dapat ba natin silang pasalamatan? Number 5, paano mo sila pasasalamatan? So dito sa number 5, dito papasok yung social emotional learning. So dito pwedeng magkaroon dito ng creative o malalim na sagot ang mga bata kung paano sila magbibigay ng pasasalamat sa mga tulong na ibinibigay ng mga kasapi ng paaralan.
Number 6, si Mang Jose ay isang lalaki, pwede rin bang maging isang janitor ang isang babae? Number 7, si Nurse Gwen ay isang babae, pwede rin bang maging nurse ang isang lalaki? So sa number 6 at number 7, dito pumapasok yung gender equality. So pumapasok dito sa pagbibigay ng mga tanong yung across the curriculum na tinatawag natin. Okay, hinahanap yan ang tago-observe sa amin, kaya inilagay ko. Letter E. Pagtalakay ng bagong konsepto at paglalahad ng bagong kasanayan. So, itinanong ko yung tatlo, batay sa inyong napanood na video, may nakikita ba kayong katulad nila sa ating paaralan? So, kung wala kayong nurse, paliwanag ninyo kung bakit walang doctor, kasi ngayon yung nurse at doctor ay kumbaga sa isang division, isa lang. Kaya paliwanag ninyo kung bakit wala rin guardia, kung walang guardia sa school ninyo. May janitor naman, tanungin ang bata, kilala ba ninyo ang ating janitor? Kung oo, ipasabi sa kanya ang kanyang pangalan. Tapos number 3, ano-ano ang tungkuling ginagampanan nila sa pahanan? So babalik ulit tayo dun para magkaroon ng mastery. Letter F, paglinang sa kabihasnan. Ito yung tungo sa formative assessment. Nagkaroon ako dito ng pangkatang gawain o required activities by group sapagkat hindi pwede yung group activity na sila ay mag-group-group o magtatabi-tabi. Kaya imbis na ganun yung literal na ginagawa natin, group din sila pero sa kanilang upuan, lahat sila ay gagawa. Parang independent pero by group na yung seat nila, seat 1, seat 2, seat 3. So by activities by group. So bago gumawa ng activity, ipabigay muna yung mga pamantayan sa pagsasagawa ng activity. Pwede rin ninyong i-display yung pamantayan kung meron na kayong nakasulat sa Manila paper, display na ninyo sa pisara tapos ipaliwanag. O kaya naman, sa bata kayo manghingi ng mga dapat nilang gawin habang nag-a-activity. Sa group 1, ang gagawin ng group 1 ay gumuhit ng isang kasapi ng paaralan, lagyan ito ng kulay, at isulat sa ibaba kung sino siya. Para sa group 2, bubuuin nilang isang puzzle at pagkatapos mabuo, isusulat nila kung sino ang kasapi ng paaralan na kanilang nabuo. Para sa group 3, tutukuyin nila kung sino yung nasa larawan, pagkatapos isusulat nila ang sagot sa loob ng kahon. Paalala, bago magsimula ang activity, sabihin muna kung paano sila mamarkahan o yung rubrics. Sa ginawa ako, meron akong tatlong pamantayan. Number 1, na isagawa ng maayos ang gawain base sa panutong na ibigay, 3 points. Number 2, nakagawa ng gawain ayon sa itinakdang oras, 1 point. Number 3, malinis at maayos ang pagkakagawa, 1 point. Ang total o kabuong marka ay 5 points. So, pagkatapos nilang gawin yung activity ng group 1 hanggang group 3, ipinapaskil ko ang kanilang mga gawa sa pisara. At pagkatapos ay amin itong nilagyan ng puntos. So, automatic makikita ng mga bata kung sila ay nakasunod sa rubric sa ibinigay ng guro. At bibigyan din sila ng parangal o award sa kanilang nakuhang marka. Pwede kayo magbigay ng candy o kaya ay malalakas na palakpak. Pero sa akin, nagbigay ako ng mga candy. Kaya ay tsokolate. So, yung mga bagay na ma-appreciate ng bata. Okay. Letter G, paglalapat ng aralin sa pang-araw-araw na buhay. Itanong, mahalaga ba yung tungkuling ginagampanan ng iba pang miyembro na bumubuo sa ating paaralan tulad ng doctor, nurse, guardia, librarian, at janitor?
Number 2, sa paanong paraan ninyo maipapakita ang pagpapahalaga at paggalang sa iba pang miyembro na bumubuo sa paaralan? So, sa number 2, pwede ninyong palalimin ang discussion base sa ibinigay na sagot ng mga bata. Ito rin yung parang preparasyon ninyo para makabuo ng paglalahat. Sa paglalahat, may dalawang tanong. Una, sino-sino ang iba pang miyembro na bumubuo sa ating paaralan? Pangalawa, ano-ano ang tungkuling ginagampanan nila sa paaralan? Okay, so pagkatapos niyan, eto na yung pagtataya ng aralin. Gagamit sila dito ng worksheet. Yung worksheet ninyo may pangalan, may section, may petsa. Okay, panuto. Sagutin ang sumusunod na tanong. Isulat kung sino ang inilalarawan ng tungkuling ginagampanan. So, dito, pwede ninyong lagyan ng larawan yung pilian. Halimbawa, katapat ng nurse, guardia, librarian, doctor o janitor. Para mas madaling makita ng mga bata kung sino yung isusulat nila, lalo na yung hindi pa mabibilis bumasa. So, para hindi sila mahirapan. O kaya, ipasulat ninyo yung mga salita, pwede rin namang lagyan ninyo ng letters dito sa simula para letter na lang ang kanilang isusulat. Pero sabi ko nga, may picture. Yan. Pwede nyong lagyan. Kung kaya naman na ng bata itong basahin lahat, huwag na lagyan. Depende na sa kakayahan ng inyong mga eskwela. So, meron ako ditong limang tanong. Number 1, siya ang nangangalaga ng kapayapaan at kaligtasan sa ating paaralan. Number 2, siya ang katulong ng doktor sa pag-aalaga ng mga batang may sakit at nagbibigay ng pangunahing lunas kung may naaksidente sa buong paligid ng paaralan. Number 3, siya ang nangangalaga ng kalinisan sa buong paligid ng ating paaralan. Number 4, siya ang tagapamahala ng silid-aklatan at sa kanya tayo lumalapit kung tayo ay may kailangang aklat. Number 5, siya ang nangangalaga ng ating kalusugan at gumagamot ng mga batang may sakit sa ating paaralan. So, yan po yung pagtataya. Pero mas maganda, machikan agad yung kanilang output para maalaman nila ang kanilang score at maalaman mo din kung mastered ba nila yung lesson o kung kailangan mo pang mag-review siya. Para sa takdang aralin, gumupit ng mga larawan ng iba pang miyembro o kasapi ng paaralan at idikit ito sa inyong booklet sa Araling Panlipunan. Kung wala naman silang mapagkukunan ng mga larawan na gupitin, pwede niyong ipadrawing lang. Pipili lang sila kung sino ang kanilang idodrawing. So, yun lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Kung bago pa kayo sa ating channel, pwede kayong mag-like at mag-subscribe na rin po para kayo ay laging updated sa iba ko pang mga video. Kung nais po ninyo o kung nagustuhan ninyo, pwede po kayo mag-like and comment kung gusto po ninyo ng soft copy. Maraming salamat po!